Yun. What's up? What's up? At kami ay nagbabalik, guys, sa DPC Southeast Asia Tour 1 Division 1 TNC Predator versus Fnatic sa Game 2. Ayan, kami ni Boss Along inyong makakasama for this series. At nakikita nyo sa inyong mga screens ang mga ads, guys. So, habang wala pa draft, pwede pa yata kayong humabol sa inyong mga bets, pnxbet.com. And don't forget to use our promo code DuponWXC upon registration. Shoutout nga pala kay Pao Bago, nanonood yata siya ngayon. So, nakaisa na rin daw sa wakas. Ang bago ano na nga siya, director? Director ng Fnatic. Shoutout kay Pao Bago, no? Pero ayun na nga, nakaisa na kayo Fnatic. So, tingnan natin kung makakabawi ba yung TNC Predator or talaga nag-i-struggle sila rito sa DPC, no? Sana naman eh makabawi-bawi, guys. Para naman yung mga fanboy diyan sa comment section natin, shoutout po sa inyo, no? Magano na kayo sa Luna Academy, guys, para future secured naman kayo, hindi yung too much YouTube, guys. Too much YouTube, too much Dota will kill you, ha? Kailangan medyo ano tayo, aral-aral din. Yan, mag-Luna Academy kayo, guys, para medyo maganda-ganda ang tarima ng inyong mga utak. And syempre, future secured. Yun ang pinakamalapit. Future secured. Ayan. So, binabati natin lahat ng viewers natin dyan. Pati sa YouTube. Ako, every time na nagkakasta ako. Kasi may nagtatampo ang mga YouTube viewers natin, boss. Dahil hindi daw natin sila madalas napapansin. Pero ako laging naka-open ng YouTube, ano ko. Hindi ko lang masyadong binabasa. Pero, or pinapansin. Mas ano, mas healthy yata yung nasa YouTube. Nakikita ko, parang alala sila. More on Dota. Mas ano, mas chill lang. Charo po sa mga tropa natin dyan, no? YouTube ano viewers natin, yan. Okay. Ayan, so guys, eto na. Yowe, I think isa siya sa nabanggit siya niya, no? Kaya din talaga mataas ang expectation ko today for Yowe dahil narinig natin kanina sa interview ng Fnatic, no? Kung di nyo naabutan, guys, sabi ni Raven na isa si Yowe sa mga players that they need to watch out for the side ng TNC, no? Kailangan nilang pagtuunan ng pansin yung mga heroes na ginagamit ni Yowe and si Yowe mismo. So, yun talaga, kailangan mag-step up ni Yowe for this game. And sabi nga ni Boss Alo, buong TNC, kailangan nilang mag-step up on this one dahil so far, hindi maganda yung kanilang standing, no? So, 0-4 ang TNC as well as for OB Neon, di ba? 0-2 din ang OB Neon, which is yung next game natin, Execration versus OB Neon. So, silang dalawa, guys, yung nasa, ano kasi, nasa dulo. Kumbaga, week 2 pa naman tayo. Marami pang pwedeng, ano, pwedeng mangyari. As well as Fnatic din, eh. 0-2 pa nga din ang, ano, eh, Fnatic, eh. And I think for TNC, kailangan nila talaga manalo sa ngayon. Kasi, ano na nga sila, eh. 0-2 na sila and napakahirap bumawi na, ano. Nasa ibang team na yung sitwasyon o yung destiny kung ikaw ay matatalo pa sa series na to ngayon. Eh, syempre, Fnatic gusto rin naman manalo. Galing sa talo yan, no? Or kahit pa kita lang na TNC, nalalaban naman kami. Unti-unti, pumapalag naman. Nag-improve naman kahit pa paano, di ba? So, ayun guys. Okay. Let's see. TNC Predator, nag-pick sila rito, Ogre Magi, and Dawnbreaker pa rin. Maganda naman yung Dawnbreaker kanina ni Playhard. May mga rotation siya na nakakuha sila ng kill sa Magistar. Tsaka sa lane, ang lakas dyan, boss. Dawnbreaker. And I think may mga clutch plays din siya na mamatay na si Owen, na i-heal pa niya with the Solar Guardians. So, yun, mukhang gustong ulitin nyo ng TNC Predator, pero Fnatic dito, ano talaga, yung kanilang Snapper plus itong raking ni Raven, no? Pinili na rito. No. Ano ba yung mga maganda against raking na hero? Mga ano din siguro, yung mga skiller type. Boss Alo eh, kumbaga, yun yung makakalaban talaga sa teamfight kay, ano, eh, kay Raid King, yung hindi sobrang taas ng cooldown. Kumbaga, may, yung spammable, yung skills, diba? Kasi Raid King, meron siyang reincarnation. So, pag binigay mo sa kanya yung isang malaking ultimate nyo, eh, meron pang possibility na makapag-reset pa. At ang, yun pa, pwede pa mabaligtad ng side na merong Raid King dito. Ang isa sa gusto sa Fnatic, boss, alo, no? Yung mga pinipili kasi nilang heroes dito for their supports is
parehong ano eh, parehong switchable for position 4 at position 5 eh. Kumbaga parehas mo silang pwedeng laruin as 4. And Jonwell and DJ, 'di ba? Parehas silang galing position 5 and si Jonwell no nasa OB niyon pa siya, ganyan talaga yung laruan niya, yung mga kumbaga pambalugbugan na no, position 5. Oh, eh. So kahit yung mga pangcore na hero ginagawa niya position 5. Siya natin na unang nakilala si Zhao, 'di ba? So kaya naman nila 'yan. Yung flexibility ni Zhao yung nag-aano sa kanya rito as a position 5, nag-stand out sa kanya. Yes. Pero let's see ano ang mga hero na maganda against dito sa may Breaking Phantom Lancer, I think. Yan. Pwedeng piliin dito ng TNC Predator, Phantom Lancer, mga, Legion. Nang ano, nang uubos ng mana, kumbaga yan ang puhunan ni Raking sa early stage of the game, eh. Diba yung kanyang no mana cost na reincarnation ay nasa shard na, and yung shard nasa second roshan at nasa 20 minute mark pa yan. So kung meron kayong hero na nakakapag burn out ng mana, eh dun pwedeng ano, pwedeng pahirapan ng Raid King sa early game. Pero let's see. Boss Alo, gusto mo ba to ang Legion Commander ni Xiaoyu, ang kanyang best hero? Best hero niya yan eh, pero against dito kay Raid King, good sa lane, pero siyempre, isa si Raid King sa ayaw mo mga iduduel kasi dalawa buhay talaga niya. And the counter, armor lang, Lich ang pinili ng Fnatic. So, mukhang secure yung lanes dito ni Raven, Lich and Raid King. Kung ka by Chip Armel, okay. Kung ka. Ito yung isa sa mga mid heroes boss nang hirap tapatan eh, kasi usually overall so, kung kaya niyang humarap sa kahit anong mid lane hero dito, kahit Ember, Spirit Brothers ang itapat mo kay Kunkka, eh kaya niyang ma-own yung lane niya or hindi siya malulugi, hindi siya mananalo, kumbaga balance lagi ang lane ng isang Kunkka. So ano ba tingin mo boss na pwedeng hero ni Yowe against the Kunkka? Against Kunkka. Ayaw mo. Nakita ko siya last time, nag-DK sila. So, yun yung pwedeng isa DK sa mga piliin niya rito. Parang sakto lang, 50-50. Ayaw mo mag-doom dito sa game na to. Pero ayaw mo mag-doom dito sa game na to dahil ano eh, etong Raking yung magiging patapat mo. Pero ESF ha, 40NC Predator, hindi ko sure kung mala Europe ba to na SF carry without race. Oo. Yung magda Dragon Lance MOM, 'di ba? Talaga right click build din, ah. Right click build ang gagawin ng SF. Let's see kung kaya bang i-pull off 'yan dito sa atin. Dahil nabanggit ni Boss Alo na sa ibang region natin 'yan na panood. Hindi pa ako nakita gaano ng SF dito sa SF carry region natin. Oo, usually SF napapanood ko ngayon Europe and China eh. So life stealer ban para dito sa mga Fnatic, so naiisip nila na mid tong SF. Okay. Pwede pa kaya ni carry, pero parang sobrang risky nun no kung i-carry SF to. Shoutout pala kay Boss Chris Calia na nagbigay ng stars and nag-i-spam dyan ng ating mga supporter stickers. Maraming salamat, Boss Chris Kyle. Yan. Grabe naman tong viewer natin. Pag napansin ako ni Aki, sasakaling kumanok ng kapitbahay namin. Ikaw ang sasakaling. Ay, wag naman. Oto, ano talaga. Oto, ulit siya manok talaga ang mangyayari. Adobo manok. Adobo manok. Ayan guys, so habang naghihintay tayo ng ating draft dito, ayan, pasalamat naman natin ang ating mga sponsors, partners, yan, and friends dito sa Kuya Nick Page. Siyempre, ang pinakabago, ang Globe at Home. At siyempre, Predator Steel Series, guys, at malapit na ang Pasko. So, i-visit nyo na aming Shopee page, The Armory on Shopee. Meron tayong mga bagong merch dyan. And for sure, sa darating na 12-12, meron na namang sale yan. So, shopping na guys. At kung wala man kayong Shopee app, meron tayong facebook.com/TheArmory. At syempre, pnxbet.com. And don't forget to use our promo code LUPON, WXC upon registration. Yun. And shoutout pala kay Boss B, nanonood ngayon, no? Ay, si Boss B.
Nanonood. Yan, mamaya may laban ng execution, guys. Tayaan nyo na raw. After. Ako, nararamdaman ko plus na. Plus 1.5. Tinatanong kasi ni Boss B, Boss Alo, ba't di ka daw sa execution nag-cast? Okay nga eh. Boss, alam mo naman. Dito nga lang, nasasabihan na akong bias eh. Paano pa pag-ex eh? Eh baka sabihin na, tuta ka na rin. Bias mo na. Ewan ko, kung kanino ba ako bias? Hindi ko alam. Pero actually, ayun, kompleto na guys ang ating lineup. Sinasabi ko nga, may taya nga ako sa TNC eh. Legit, ha? Basala, tumaya ako sa TNC ngayon. Plus one. Hindi, pwede naman kasi ang plus one. Ako, medyo ano pa rin naman eh. Hindi mo naman alam kung may sino talaga sobrang lakas natin ngayon eh. May tiwala pa rin naman kahit paano, yes. Nahirap naman sabihin na hindi makakayang makapag-plus one. Ito, katulad na itong lineup ng TNC na to. Parang pwede yata to ah. Except the Ranger ah. Once na may Blink Dagger si Raven dito. Parang once na may Blink Dagger si Raven dito and BKB. Makakaltukan, patay. Oo. Tsaka meron silang Magus dito. Maganda yung lane ni Xiaoyu. Oo. May Magus dito po sa Lalo na pwedeng mag-amplify. Pwedeng mag-skewer in or kumbaga makapag-Blink Dagger. Essential ng Blink Dagger dito for this for this carry and offlane ng Fnatic, 'di ba? Yan yung makakaabot kay Drawranger at kay SF as well. Pero TNC Predator, mahirap din mahirap din i-5 man tong lineup ng TNC Predator boss. Alo, lalo na kapag merong Solar Guardian lagi if ia-attempt man nila si Drawranger or si Yanga, 'di ba? Pwedeng-pwede siyang i-save ni Playheart with this Dawnbreaker. Yan puro steroids andami, kumbaga eh, 'di ba? Ogre Mage. Ang daming pwedeng gawin dito ng both teams, 'no. Itong Fnatic pwede rin namang sobrang mag-rely lang sila ron sa kanilang mid-game timing with the Blink Dagger ng Magnus and Rake King. TNC hindi rin naman ganoon natatakot 'to na mag-late game. Kaya naman with the double right clicker SFN na rin yan, draw rin yan with aura, di ba? Kung baga sa may kabila, meron kang empower buff dun sa may raking and kuka, ito naman, aura with the draw ranger and syempre itong press the attack ni Legion Commander. Both support naman for both teams, malaki din yung role na kailangan gampanan dito. Laning stage for Janwell. Kailangan niya ma-secure yung laning stage dito ni Raven. Medyo mahihirapan sila rito kay Legion Commander and Playheart. I think yung dalawang itong hero ni Xiaoyu, ito sa mga best hero niya din talaga. Pero ito, pakalalaman na natin for the side of Fnatic, si Jabs yung mag-magdas dito, DJ on Snapper, Armel Kungka, Raven, Rake King, and Zhao sa kanyang Leech. Yeah. On the other side naman, TNC sa Dire side, Fabian the Ogre Magi, Xiaoyu sa kanyang Legion Commander, at Yowei on that SF. Sabi ni Kimo, super fongit daw ang ibig sabihin ng SF. Pag si Yowei ang gagawin. Ay, super fongit. Yanga on the Drawranger, and si Playheart on the Dawnbreaker. Ayan. Guys, medyo na mi-misunderstood nyo kasi din kami ni Boss Aloe. Si Yowei, talagang, trip lang talagang asa rin niya. No? Hindi namin binabash si Yowei. Yung mga super fongit na yan, dito pa lang nung nasa exe pa si Yowei, araw-araw na nasasabihan ng fongit yan. kung alam nyo lang, guys. Yung mga decision sa buhay, minsan naitatanong pa sa atin, pero siyempre, di nyo alam yon kasi ang nakikita nyo lang, basher, yan. Ay! Pero guys, ito, game 2, Fnatic and TNC. Let's see, magiging resulta. May group up dito for TNC ah, pero let's see kung magko-contest ba sila on this one. Malakas yung ano nila eh, yung pangsalpukan nila dito eh, kumbaga right click from the Drawranger. And hiwa-hiwala eh, wala si Jabs dito. So if ever nga na mag-commit ang TNC dito, tignan natin. Okay, Jabs ang popronta for Fnatic. Yun lang, mabubugaw lang sila ng TNC dito. Umalis ka. Lumayas ka sa aming pero TNC, okay. Makuha pa ba? Dalawa pa rin naman yata. Nagdalawa, 2 for 2. Okay. 2 for 2 rin. No, okay. So, yun nga, magkasama rin sa lane. Magkasama sa lane dito, bottom, Leech.
And Ray King kasama ni Xiaoyu naman LC plus itong si Playhard sa kanyang Dawnbreaker. Okay. Mm-mm. Okay. So, top lane DJ and Jabs, Pebby, Young God magkasama. Okay, wait sa, lang. Sa ano din eh, no? Ang lakas din talaga sa lane ni ano ni Ogre Magi. Dahil meron siyang armor as well as yung spam na kaya niyang ibigay dito. So ano niya eh, malalabanan na niya dito si Snapfire. Compared kanina na Bane siya, talo talaga siya sa harasan eh. Diba? At least Ogre Magi, mababantayan niya. Meron siyang pang boost or pang steroid dito kay Drow Ranger. Ang gagawin lang ni Febby talaga dito, bibili lang siya ng consumables if ever maharas si Drow Ranger. Kaya niya pang pumronto, natatangkin niya yung damage dun sa top lane. So, Esep versus Kunkka on the mid lane. Parang goods din naman yan, both heroes. Ayun, no, lamang na si Yoroi sa mid. Okay, whatever, dude. Kahit pa paano. Naglagay na siya ng raise boss. Yung mga carry Esep lang naman yung hindi naglalagay ng race talaga. Pero pag mid lane ka, Esep, syempre kailangan pa rin yan. Kailangan wala talaga. Wala seat yung creeps. Plus may bote ka ng mga sidyan eh, na makakapag-spam ka talaga ng skills. Deny by Raven? Okay. Harasan ha, talagang lumalaban din ng ano ang Fnatic sa bottom lane with this leech, pero para sa akin siya yung pinaka vulnerable na ano na hero dito si Jonwell. We can expect na madalas siyang mamamatay dito sa game na to. Ang lambot niya eh, 'di ba? Wala siyang escape mechanic dito, and if ever mapwestuhan na maganda si ni Playhard to, mas tan nila si Jonwell, 'di ba? Ito yung possible na panggalingan ng kill. Kasi ba na first blood pa. Mhm. So meron pang regeneration or meron pang salve itong si Jawe, pero ito na, sila na yung magiging mas aggressive dito. Jaw? Malabo na ito, mapatay ito sa may bottom lane. Tamang harassment lang. Malim. Oo. Okay, pero dito naman, at least si, ano, si Young God, diba, nakakapag-farm naman. Ito yung pwedeng maging saving grace ng TNC, mabigyan nila ng magandang space si Young God. And Drow Ranger yan, kaya niyang kaya niyang pumunit ng armor na meron yung side ng Fnatic dito. Chip Armel, na Kunkka, kunat niyan, as well as Magnus and Raid King, diba, yung ano niya eh, yung passive na level 6 ni Drow Ranger. Kayang pumasok sa low. Okay, pero dito nga yung sinasabi natin, boss, alo, first blood, makukuha pa ng TNC, Jonwell, ang mabibigyan doon sa may bottom lane. Diba, napastuan na naman din talaga yung lane na yun eh. Grabe din talaga yung output damage ng Dawnbreaker, plus syempre, yung Legion Commander, yung kanyang overwhelming odds. Pasok na pasok yan. Oops, medyo naglulag tayo ah. Okay lang ba? Okay na. Mm-hmm. Okay. Xiaoyu naman at Playhard. Mag-aano na din. Mag-stack ba to? Possible na pwede siya mag-stack-stack muna, no? For now. Pero Playhard din. Inubusan nila ng ano, ng water rune. Si Chip Armel. Upo. Alam nila na mag-isa lang dito si Xiaoyu, and with that frost armor, mahabol nga ba, pero Jonwell, medyo malalim na siya dito. Gusto talaga niya mababaligtad pa nga ng pa. TNC. Wow. That was a very greedy play for Jonwell, diba? Parang ano eh, hirap na din talagang habulin Legion Commander. Meron yung enough movement speed para makatakas. Pero siguro yung isang right click na gustong iba to. Kasi isang right kalabit na lang eh. Napagpuno-puno pa eh. So, nabuhay dun itong si Xiaoyu. And may salve din eh. So, sulit na sulit for TNC doon sa may bottom lane na yun ha. Nalugi na nga ng tuluyan yung Fnatic sa may baba. Mm-hmm. So, ito yung isa sa mga key to success ng TNC. Dapat talaga maging maganda yung start itong Legion Commander kahit paano. And siya yung siya yung mag-initiate mamaya, 'di ba, ng mga team fights with the duel. Yes. And umaasa siya na sana magkaroon ng enough damage yung SF pati yung Drow Ranger. Kung sino man yung maduduel niya, mapatay nila ng isang mabilisan, no?
Mm-hmm. Pero yung timing dito, Bosalo, ang titignan natin for TNC, kung makakagalaw ba ng maaga si Xiaoyu. Kasi yung pressure na kumanap agad ng kills ay nasa TNC eh. Kasi Legion Commander yan, kailangan niya mag-stock up ng maraming dual damage victory. So, we would expect na gumalaw ng or mag-rotate, siguro mag-group up ng maaga ang TNC dito. Ay, sama siguro si ano, sama siguro si SF, no? Tingin mo ba isasama nila si SF dito, boss? Ah, kailangan kasi gugulangin talaga sila. And I think nakakatakot to for TNC lalo na kay Draw Ranger, pero may engagement rin sa may gitna. Patay si Playhard. Yun, kinumit pa yung ghost ship dito ni Chip Armel, pero mapapatay ba Playhard dito? Naghihintay na lang isang right click at mamamatay nga yung Dawnbreaker dito sa mid lane. Yowe, nag-attempt siya doon na kumalabit kahit papano. At dito lang pala sa may gilid nag-TP dito si Yoya sa secure that regen rune. Para makuha niya lang yung ano, regen rune. Kasi nakabantay doon nito si Febby. So, nag-try din siyang i-commit yung kanyang requiem para mabuhay sana si Playhard. Pero namatay pa rin doon. And Chip Armel, okay, kukuha na nila yung stock si Chip Armel. Medyo maganda to kung makukuha nila. So, Febby, yung kuko dito connecting to Febby. Ang kunat nga lang talaga ng Ogre Maja, yun lang. Natamaan ng Tidebringer dito. Chip Armel will get that kill. Pero on the other side, at least, pati nakurot ni Yowie yung konti doon. Nakuha rin naman ni Chip Armel yung kukunti doon. So, naghati sila rito na ito si Yowie, no? For TNC, parang ang hirap ng buhay ng Draw Ranger mamaya rito. May dalawang hero dito with the best out of position ka lagi, no? Kung may skewer ka, may X-mark naman for Kuma. Uy, makakuha ba silang kill? Problemang tunay yan. Yes. Bang! Patay si DJ rito. So I think Young God yung kanyang BKB timing rito, kailangan medyo maaga-aga din. Manta ba tingin mo, Pike? Boss is okay. Pike and for BKB siguro. Pike, Pike. Isang defensive plus isang ano, isang damage na din, BKB. BKB siguro. BKB para, Pike and BKB kailangan Pike niya rito sa game natin. Okay, pero bottom lane, same goes with the top lane. No? Maganda naman yung farm ni Raven dito. Pero once again, nakay Xiaoyu ang bola dito ng rotation ng TNC. It's a Legion Commander na talagang maagang kailangan kumuha ng kill. And siguro dito sa bottom lane, mahirap na mapatay yung Raid King na may level 6, wala. Level 7 na nga. No? Makakapaglagay na to ng reincarnation anytime soon. Ayaw mo talaga itong katapat eh, kung ikaw ay Legion Commander, hindi mo maduduhil. And ito, yung pressure ng Fnatic, nandito na si Chip Armel. Walang de-depensa rito. Pero Febby, mag-isa lang siya dito. Mag-isa lang siyang de-depensa siguro. Pero TNC can do this as well sa bottom lane ng Fnatic if ever ibigay man nila to at mag-commit sila dito sa may bottom lane. Which is pwedeng ganun eh. Meron na ding group up dito for TNC. Pero mukhang mas mauuna yata makabasag ang side ng Fnatic dito on the top lane. So pwede pa nilang ma-defend yung bottom lane at this point. Ganda rin yung item ni Jabs dito. Nag-helm up ano siya. Helm up dominator siya rito. So talagang yung kalamangan niya rito mukhang idedire-diretso nila, pati yung pagpa-farman dapat ni Young God ng neutral camp inaagaw na rito ng Fnatic. Yung map control once again, no, nabanggit natin nung game 1 na doon medyo lumabang talaga ang Fnatic in terms of map control. Nagiging passive kasi TNC hindi siya makapag-ano eh. Hindi siya makapag-push out ng creeper, which is what an Ember Spirit should do. Pero tignan natin, Xiaoyu, isa na lang, isang kalabit na lang ulit, and yung Tidebringer again ang tumatatak sa ano nila dito. Gumuguhit sa buhay nila. Nakaligtas naman si Xiaoyu doon, pero good attempt for the side of Fnatic. I think ang nawala rito for TNC, yung rotation dapat ng Draw Ranger naman doon sa may baba to take yung tier 1 tower. Kung gusto nila nung, or kung binigay na nila yung top lane, at least sana kumuha sila doon sa may baba, no? Nakipag-trade na lang sila, lalo na, bilis lang bumasag dyan. Pero siguro, takot din sila na magkaroon ng engagement bigla, and hindi pa ready rin naman talaga itong TNC. Pag nagkaroon ng 5v5 teamfight dito, mukhang lugi pa rin sila talaga.
Pero dahil doon sa may pag-take ng sobrang aga sa may top lane ng Fnatic, Jabs, wala. Mukhang easy na lang for Jabs yung ginagawa niya rito. Pinupull niya with the neutral creeps, yung lane creeps, and then pinaparm niya naman yung jungle dito. Sobrang sulit for Magnus. And walang kaya pumatay sa kanya. Ito sa may bottom lane, Raven. Speaking of patayan nga, Raven, dinuwel na nga rin dito. Ha? Pero tingnan natin, meron tong reincarnation available. Hindi pa umabot yung damage duration ni Xiaoyu dito. Pero tingnan natin, makapag-reset pa ba ang Fnatic and Asus. Ito si Yowie, ha? Being popped out dito sa may gilid. May Mortimer's Kisses from DJ and si Yowie. Mabubuhay pa with the Solar Guardian. Pero takbuhan na muna. Medyo out of position to for TNC. On the other side, Raven, medyo nangangayon sa damage dito. Nasa side ng TNC, one more right click. Pwede mamatay si Raven, pero yung toggle ng kanyang armlet dito will keep this freaking alive. Pero sa may gilid, okay, namatay din naman si Johnwell. So Armel dito trying to run. And once again, armlet gaming pala ang Fnatic dito. Lang. Hindi po tinamaan. Grabe ano, naman. Ano? Overwhelming odds. Nabuhay pa doon si ano, ha? Wow. And Jabs, sabi niya, kahit may RP ako, hindi ako sasama dyan. Ito lang ako, magpa-farm lang ako rito sa may farm lang, walang pake, taas, buhay. And then magpo-push ako sa may gitna. Mm-hmm. Oh, grabe, basic Dota lang ginagawa rito ni Jabs. Wala siyang katakot-takot dito eh, ang laki ng ano nila din, oh. Ang laki din ng gap in terms of levels and net worth. Pero boss, alo, wow, ito yung kailangan ingatan ng TNC, no, yung paggamit nila ng skills nila. Once again, this is a Raid King. Hindi mo pwedeng ibigay yung big ultimates nyo sa kanyang first life, di ba? Dapat ma-pop out muna yung reincarnation, which is yun yung naging mali ng TNC kanina eh. Dinuwel agad si Raven, hindi nila na-burst down kahit tatlo, apat na sila dun sa bottom lane. Wala sila talaga ng damage. Kulang pa. Mm-hmm. And ngayon, sa sobrang greedy din na lineup dito ng TNC, talaga namang hindi mo alam kung sino talaga yung magiging priority dito makapag-farm. Pare-pareho sila dito ng farm and play hard as well. Kumukuha siya rito ng isang lane, so sobrang babagal yung farm dito ng tatlong cores ng TNC. Hindi rin naman kasi wala naman talagang lumamang sa lane nila eh. So, jungle si Young God. Yo, may kapakita sa may gitna. Ja-jungle din yan mamaya. And then si Xiaoyu, dun sa may bottom lane siya nagpa-farm. Meanwhile, yes, kita mo yung Fnatic dito, afford nila na gumalaw si Chip Armel. May item, Raven, konting farm pa, maya-maya, and Jabs. Sulit na sulit yung kanyang dominator dito. Dami niya nang pa-farm. Pero ito na, at least gumagalaw na din yung TNC with this one. Pero what I'm concerning dito, Boss Aloy, is sumasama X din kasi yung Drow Ranger eh. Hindi nagpa-farm si Young God dito. Pati nga, X marks the spot, yung Ghost Ship. Tatama kay Yowie dito. Pero the Presti attack saves the day para kay Yowie. Pero hahabulin siya ng Mortimer's Kisses. Mukhang makaka-out naman. And yes, indeed, dalawang ultimates dito yung na-survive ni Yowie on the other side. Pero for TNC, yun nga yung sinasabi ko kanina na concern ko is hindi nakakapag-farm si Young God doon. Nape-pressure siya na sumama agad para magkaroon sila ng enough damage. Oh, and yung mga gantong lineup, kailangan to. Perfect mo yung early game mo. Early to mid game yung timing mo dito eh. Yung wala pang item mo kalaban. Yes. Ubus na yung kanilang mga towers. Pero sila yun, naubusan ng towers dito guys. And isa pa lang nababasag dito ng TNC, yung bottom pa lang, no? Okay, dagger na si Raid King. Ayan na, naku po. Good luck, Young God. Mas mabilis yung timing ng Raid King dito ngayon, compared to this Drow Ranger. This Pogi mo na talaga dapat siya. Ganyan ang ginagawa. Ganyan lang ginagawa ni Jabs. Kukunin niya lang to habang nag-jungle. So pinaparm niya na yung kapila. May attempt dito, pero Solar Guardian kinumita ka din, plus the Requiem. Kaya ba nila pa rin damage? At ito, damage na naman, hindi na naman umabot dito. Chip Armel, buhay pa rin, mga kaibigan, okay, si Yowie. Siya pa yung mabibigyan dito for the side of TNC. Sa gilid may Torrent. At tinamaan pa nga si Playhard dito for the side of TNC. Okay, may positioning silang gagawin dito. Xiaoyu, tamang pato lang dito ng Chip overwhelming Armel odds. Pero walang mamamatay sa pamilyang ito for Fnatic. And how are they going to fight on this one? Diba, Boss Alo? Kulang sa damage, guys. Kulang talaga sa damage sa TNC for now. Eh, sobrang kunat ni Raven and Armel dito. I don't think may enough damage itong TNC. Kulang sila sa item. Kulang sa sustansya, guys. Kulang sa damage. Wala pa silang taga, ano.
wala pang taga-create ng space, boss, para kay Young God eh. Ay, naiintindihan ko si Young God na sumasama siya dun sa mga attempt na pagkuha ng objectives ng TNC kasi kulang talaga sila, guys, sa damage, di ba? Yung tower taking nila, SF lang yung taga-pronta. Paano magiging mabilis yung pag-tower taking nila? So, Young God, gusto niyang tumulong sa pag-hit ng tower, pero it takes a toll on TNC dahil hindi siya nakakapag-farm. Oh my god. The timing. Ito na naman, lalaban na naman. Maghahanap sila, pipilitin nila kahit support sana. Oh. Farm na lang, creeps. Well, tignan natin. Parehong nagfa-farm yung mid lane at ano eh, at safe lane ng TNC Boss Alo. So, the winning condition nila dito is kung mag-pay off man yung pagfa-farm nila dito, makapag-item sila ng maganda at ma-survive nila yung mga skills mamaya ng Fnatic, eh yun yung magiging go time ng TNC, di ba? Pag nagkaroon sila ng enough items, enough damage, survive yung ghost ship, survive Mortimer's Kisses, and RP, di ba? Ano, ang puhunan ng TNC dito is their right clicks naman eh. At syempre, positioning. Kailangan. Okay, so going for Manta style yung Draw Ranger dito. So, nag-right click sila lahat dito. Merong ano, glitch. Merong ginagawa ni Jobs, oh. Oh, sayo na yan. Dalawang creep wave. Rapsi! Dagger out. Sulit na farm. Oh, dito naman ang kabila, Raven. Naku po, pag di ka pa yumama, hindi ko talaga alam, ha? Oo. Eh, kumpara mo dito sa kapila, oh, race ko to, ha? Akin to. Oh, baka agawin mo pa, sabi. Hindi, sige, sa'yo yan. Diyos ko po, ang na, hirap pwede na mag-tier 2 dito. Pero nasa rush pit area ang side ng Fnatic, boss, ha? Oo, abang nangyayari yan, nag-Roshan. Okay, nakuha niyo yung aking dominated creeps. Pero Aegis of the Immortal, hindi kayo magka-contest. Kay Chip Armel siguro ibibigay? Hindi, kay Raven. Tatlo buhay ko. Walang problema yan. Tatlo. Paano papatayin to ngayon? Ni Armlet pa kasi to eh. Kanina, ang ginagawa nila ni Chip Armel, nilalaro lang nila yung Armlet toggle. Hindi talaga sila mapatay eh. Okay. Kailangan nila may mga burst doon isang hero sa Fnatic kung gusto pa nilang magpatuloy yung game na to. Kasi, kaso spotted nila dito si Young God. Boss Alo, uy, kinansel. Oh, nagkamali si Jabs. Dito, pero ito na, nagkamali na nga dito ang side ng Fnatic. Pero may ghost ship dito. Una to. Trying to survive itong si Jabs, pero yung right click ni Young God. Buhay pa, RP. It's the positioning, pero nakapagbigay pa kanilang RP dito. And Chip Armel doing it. Yes, si Jabs, makakaligtas pa nga ba? Isang kalapit na rin, pero ang kapalit naman yan. Buhay naman ito, Ranger dito mga kaibigan. And Raven dito, sumali na sa party. Sali ng araw ako, NGO. Mamamatay this SF going down on the other side. Johnwell, yung two supports nagsusuntukan na nga sa gilid. So that's a 2-for-2 take, pero that's a win condition for Fnatic dahil dalawang cores yung nabigay nila dito. And tingnan natin, hindi pa tapos. Raven on the bottom lane with that damage. Kaya ba? May reincarnation plus Aegis pa to, mga kaibigan. Febby, makakatakas naman dun. Pero hindi maganda again for TNC yun. Nakita natin kung gaano katindi yung bop nung ultimate nitong Kunkka plus syempre yung cross armor nung Lich, hindi nila napatay yung Magus na nagkamali na yun, ha? Magdagger oh, nagkamali na ng pasok si Jabs dun eh. Pero kulang na kulang sila sa damage. Grabe yung buff nung Ram, pati ito syempre cross shield nung Lich. Wala, kukulangan sila sa damage talaga. Kinukulang na nga, hindi. Pero tingnan natin, yun lang, na-fear pa nga si Xiaoyu dito. And yung LC na gusto lang na makukulang dual damage. Tingnan natin kung makakakuha nga ba siya dito. And Raven, meron pa siyang Aegis available for 3 minutes. Lalaban pa ang Fnatic dito, pero si Johnwell mamamatay. But that's cut a little shredder ni DJ talagang pumupunit dito kay Yowe. Pero pretty hard, tatamaan nga siya ng X-Mark dito. But the ghost ship, nakakay sila dito, nakakay sila ha. Heavy, ha, habol, nakakay na nga ang Fnatic indeed. And TNC trying to chase down Chief Armel. They do have a better vision dito. Meron silang Gitward. Pero, naku po, natatakbuhan lang sila ng side ng Fnatic. And, eto na, Boss Alo, takbuhan na muna. It's a reset for Fnatic. Yun nga lang, na skewer si Playhard. Patay si Playhard. Talon, hindi, na-skewer siya ron. Na-skewer siya. Na-skewer. Pabak, and, okay, pinaprotektahan pa rin ng Fnatic.
Itong kanilang outpost dito ay parang nilibigay for TNC yan. Mm-hmm. And Jabs, patuloy lang yung pressure din sa may top lane, no? Oh, and nabanggit na namin ni Boss Alo dito kanina na mahirap talaga yung lagay ng TNC heroes dito. Kailangan nila ng defensive items dahil first of all, ang side ng Fnatic Blink Dagger lang ang puhunan niya mga yan. Makakapasok na sila eh kung nasan yung Draw Ranger at SF. So SF, Draw Ranger, kailangan niya ng pike dito. So ano kasi, very vulnerable yung side ng TNC dito, yung dalawang cores nila. Pero may enough damage. Pero yun lang talaga, nabibreach kasi kung saan yung positioning nila eh. Naalala ko, yung lineup daw na ESE plus Draw Ranger, pinupull up to ng mga pulidong teams talaga. Napakahirap daw kasi talaga yung timing nito. Kailangan maganda yung early mo, and then yung mid-game timing mo na tigtatlo na kayong item, babasag na kayo ng racks. Yun yung napakahirap. And kahit na sabihin natin ang daming magbabap doon sa ESF and Draw Ranger, tingnan din natin yung lineup ng Fnatic. Oy! Na ang dami rin naman counter. Uy! Ako siya patay! Pinarpin ako si Yowe dito without hesitation from Jabs. Okay na, di ba? At least yun, either the ESF or Draw Ranger tamaan dito ng RP. Ang daming pang connect na ngayon ng Fnatic eh. Taray ko, Seb! Ang nangyayari? Aray ko, Seb talaga. Na yung Fnatic, mga sir. Nasabi ko to dati, Boss Alo, nung TI season. No? Ang SF kasi, paborito to ng mga Chinese. Nakwento sa akin ni Leon Arthur. Dahil very flashy kasi si SF. Eh. Diba? Tama si Boss Alo, kailangan perfect ang paggamit mo. That's why yung mga Chinese teams, no, kapag ka nakatapak sila dito sa Grand Finals or sa TI stage, talagang laging may nag-SF. Kasi kumbaga, kapag magaling ka mag-SF, nasa iyo na lahat eh, 'di ba? Yung skills mo, kung paano mo gamitin si SF, kasi ganun ka perfect dapat ang hero na 'to eh. So, hindi ganun 'yung nangyari for Yowe, eh, 'di ba? Lagi siyang namamatay dito, laging na napupuntahan 'yung pwesto niya. So, hindi ako sure kung anong pwedeng gawin pa. Shao Yu. Patay pa rin. Ang question kasi dito kung ano ba yung plano talaga ng TNC, kung mag-all in ba sila sa draw o na ano ba yung mid game ba nila na ESF draw? Hindi mo kasi sure kung ano yung priority talaga nila rito. Pag farmer din eh. Pag nag-failed yung laning stage mo, ang hirap umawi eh. Para sila magagawa ng farm, hindi rin ganun nanalo yung offlane mo. Sana kung yung offlane mo sobrang sacrificial na makunat lang, okay na. Pero kasi yung offlane din nila dito, hindi naman makunat to. Ito yung mag-up dun sa ano mo eh. Sa may SF and Draw Ranger mo eh. Kailangan din may item nito. Oo, tama dito yung ito na, viewer natin. Dire-diretso na. Sabi niya, okay naman daw yung SF Draw, kaso yung offlane mo, papel din. And that's what happened dito sa TNC din, diba? Hindi ganun kalaki yung naging impact din ni Xiaoyu for this one. Hindi, wala lang siya talaga magagawa rito with the lineup. Hirap mag-duel. Fnatic. Kaya nga medyo mapaisip ko eh kung tama ba silang nag-raking LC after nung raking pick dito ng Fnatic. And nag-SF sila after nakita nila yung Kuka, 'di ba? Parang ang sakit niyan eh kung i-mid mo pala yung SF. Against kung kasaktuhan lang yan, di ba papahirapan yan. And problema mo dyan pag na-out of position ka sa ESF, and yun yung ginagawa din ng Kunkka with the X-Mark. No. Okay. Pero to, the last outer tower ng TNC. Gusto nilang i-defend to ha. May counter smoke na ginawa ang side ng TNC dito. Lilikuran yata nila ang Fnatic without play hard na pwede naman siya mag-Solar Guardian dito. No? So, tignan natin kung magkakasalubong ba sila. Okay. TNC coming from the back nila. Lines dito. Yowe, nag-pop ng BKB pero nasa yung Requiem?
Hindi siya nakapagbigay ng refin dito. Si Raven, pumapront na lang dito para side ng TNC. And tignan natin, dahil siya sa reincarnation being popped up dito. Si Jabs, papasok na nga rin. Gusto niyang hulihin. Pero wala tinamahan ng RP. RP sa langgam. And tignan natin dito si Armel Younggan. Nakakamalian na sila, ha? Buhay. Ang Draw Ranger dito, it's mistakes after mistakes for the both team. Pero ito na naman si Yowie, medyo na late ng konti yung Solar Guardian. Gusto nila i-save yung SF turn, pero one man down for TNC. Isang damage dealer pa yung namatay. Yes! Pero sunod na rin as well. Kakalabit din na nga ng Fnatic ang high ground ng TNC this time. Ay, naku okay. Po! Pero Raven, tignan natin, wala siyang reincarnation dito. Ano na si Raven? Wala reincarnation yan! For this faking, and may buyback na nga na kinamit si Rehar dito. So, goods na yon kahit pa paano. Kaso hindi nila nakuha yung kill, boss. Alo, nahit pa ng tower si Faye, ay si ano, si Raven. Walang nakuha ng pera! Walang nagkakatalungan, guys, pero... Nagkakatalungan. Walang nakuha. Uy! Solo. Nako. Ay, di rin si Kiro. DJ with the shards. Ay, ano na. Grabe shard na din si Snapper. Grabe naman si Jaudon, si DJ. Mm-hmm. Parang sobrang tagal na mag-ano, magkasama. Sabi, King Plus Yuto. Wala lang. Sakit na yan. Yung Scatter Blast dito, di ba? Added control pa to for Fnatic. Yung Scatter Blast na yun. Oh my god. So 18k kalamangan dito ng Fnatic. Kahit papaano hindi naging disaster for TNC kasi hindi naman sila ng RP ng ano, nagkamali din naman si Jabs. Oh, nagkamali din si Jabs eh. And doon sa dulo sa si ano eh. So, kahit papaano good spot rin 'yon, no. Nga lang naman die back yata si ano doon si Xiaoyu. Pero Roshan na lang hihintay ulit ng Fnatic. 50 seconds pa. Oo. 50 seconds for the Roshan. Natatawa sila sa comment section. Ang gulo daw nung naging clash. Naguluhan din talaga kami. Walang tumama. Walang tumama ang mga skills. Pero yung nga, mistake ano has been made. Ano na ba sa alo? Ay. Okay, Moonshark para dito kay Raven. So, the right clicks yan. Sakit. Ito na, ito kay kahapon kay Matumbaman yan. The attack speed. Going for Aghanim's naman yung Dawnbreaker. Pero medyo nanibago ako ngayon, Boss Alo, kasi ganda talaga ng record ni Xiaoyu dito sa kanyang Legion Commander, no? It's just that yung laning phase, dun medyo nagkatalo eh. Ito na sana yung na-expect ko na panala ng TNC, nakuha yung LC ni Xiaoyu. Pero ang bilis nung Roshan attempt din ng Fnatic dito, ha? Mm-hmm. Dalawang naka-armlet. Okay, so 21k. Network lead in favor of Fnatic, Aegis, Cheese. Meron na rin ba? O first na Roshan pala to, no? First Roshan lang ata. Hindi, pangalawa na to, may Cheese na to. Pangalawa na, boss. Pangalawa na to, may Cheese na to. Cheese. May mahahatak yata si Jabs. Nararamdaman ko, ito na, hahatak. Pwede. Pwede, meron silang magandang vision eh. May obs eh, na hindi na de-deward pa ng TNC for now. And kung sino yung mag-attempt yan, yun yung pwedeng i-skewer ni Jabs. Yeah. Okay, yun na nga yun. Hortos collapse mode na nga si Jabs dito. Next! Next victim. Ganun lang, parang mamimimit lang ng isda. Napakahirap dumipin siya. And both cores dito ng TNC, kailangan pumosisyon. Yowie and Younggan. Paistan to ha, patay ha. Oo. Medyo may nababasa na ako na ano, ng mga tropa natin na dismayado sa kanilang mga bets. Huwag kayong mag-alala guys, may karamay kayo. Nag-bet din ako sa TNC, pero okay lang, di ba? Another day na talo, hindi araw-araw Pasko. Ganun talaga. Yeah, hindi pa naman tapos. Plus one is not real yata. Plus one din ako TNC.
Okay. Pag may na-ex si Chi Parmel, patay yata to. Uy, patay si Yowe. Patay yata, pero tinamaan ng Torrent. But walang follow-up for di Fnatic si into Raven, ugling yung kanyang armlet. Muna. Yan lang, kinalabit lang nila. At least they got something out of this Aegis. Kahit pa paano. O baka pwede pa yata to. Angat, aangat. Aangat na nga. And si Raven, nakapag-regen na sila dito. Talaga naman pupunit ng damit yung right click ni Raven dito. Mapapa-out na lang muna ang TNC. And tignan natin, meron silang duel available. May Requiem available. Force and Solar lang. Dodger as well. Pero, hindi sila makakuha ng magandang initiation dito, Boss Alo. Nakadepensa, nakadepensa. Kahit pa paano itong TNC. So, hindi rin naman pinipilit ng ano ng Fnatic eh. Mukhang goods din naman sila na unti-unting mag-take lang ng objectives with the Age of the Immortal. Goods lang yan. Hindi pa naman mag-expire yung bagong-bago pa lang. Ang hirap na din, Boss Alo, no? Parang walang big ultimate na pang initiate ang TNC dito. Hindi naman pwedeng duel. Pero okay, na X-mark lang si Raven dito. You know, tama na boss, kulang sila sa pang-endgame, pang-initiate. Kumbaga kung isipin mo kung meron silang Tidehunter, pero nakabanatang Tidehunter eh. Diba may Ravage na kanina, ginawa naman nila kanina yun eh. Ganun naman yung lineup nila kanina, pero hindi yun naman umepekto eh, di ba? Parang nahihirapan sila sa may mga... Wala sila kumbaga pang-setup eh, para makapag-right-click si Drow Ranger at SF. Ayan na, sinonaut na sila dito ng Mortimer Kisses. And easy objective for Fnatic. Uunti-unti na sila niya. Kailangan gumawa sila ng paraan. Ano ba? Pinabasagan sila ng ganun lang. Ano ba? Pababasagan lang kayo. Hindi. Eh, Fnatic, gusto lang sila sa ganun na nangyayari. X-Mark. Yung lineup ng ano to eh, likod kahapon. So, si Playheart. Oo nga, daw breaking. Sabi nila, boom. Boss, ginawa daw ng ano to. Naliwi kaso yung si Playheart na gusto lang naman mag-push ng creep waves ay nabigyan pa. Let's see, pero Raven, dito pumasok na nga, dagger in na nga siya dito, but makaka-out naman si Young God, pero this is the second set of rocks na i-attempt ng Fnatic guys na patumbahin. So, let's see, Raven, meron siyang Aegis dito for 45 seconds, may reincarnation as well, pero nahihirapan yata, tingnan natin dito, si Jumps pumasok na nga rin, pero yung duel, hindi lang din umabot dito yung Requiem binigay, pero ay, mamamatay pa si Xiaoyu dito, na-commit, ay, hindi pa pala na-commit yung RP, boom. So pwede pang pumasok si Jabs on this one. And let's see Yowe, Raven tumayo, GG. Yowe, tinawag na niya yung GG kasi alam niya na nahuli niya si, na siya dito. And Jabs, hindi na siya nakapag-ana dito, nakapag-RP. And easy game for Fnatic guys. Parang naging sobrang basic nung laro dahil kay Jabs dun sa may top lane niya. Kita niya naman yung pressure. Yung Helm of Dominator niya, di ba? Lane creeps, neutral, lane creeps, map neutral, control. Objectives, basag, map control, grabe for Fnatic, and TNC, yun na naman, kapusta naman ng performance, no? Sayang! And we would like to thank po ang lahat na nanonood dyan sa YouTube and Facebook, guys. Shout out po sa inyong lahat. We would like to thank everyone. Oh, yun talaga, ganun talaga guys. Well, yun nga, mataas talaga ang expectations ng tao sa TNC dahil yung past roster nila, ang dami ring achievements eh. Pero let's give time pa rin for TNC. Nakakabuo pa lang naman ng roster nila dito. And yung TNC na yung Gabi days, Armel days, 'di ba? Meron din naman silang losing streak na ano eh, na season eh. Talaga it's just hindi naman malakas kagad eh. Oo, hindi talaga malakas agad. Kumbaga, we can expect na itong lineup ng TNC na to magtagal pa to for konti pa, baka years. Mga pa. Isang linggo pa. Isang next week baka pwede na, di ba? Oo. Mga susunod nila kalaban. Let's give time. Mga susunod nila kalaban ay ano ba? Execration ng December 18. Mahaba-haba pa pala yung pahinga nila eh, oh. Hanggang January 8. Ang pahinga nila. Magpapahinga pa sila, guys. Marami pang pahinga to. So, pero, boss, alam yung susunod nila. Oo, yung susunod nilang kalaban dito, Boom Esports. Sa January 8. So, medyo
Ayun. Kaya sa do or die na 'yon, kumbaga kailangan nila lang mag-start manalo or else parang talaga medyo malabo na makapag-major, no? Alam naman natin yan, guys. Lahat ng teams dito eh, gusto, syempre, makapag-major. And ayun na nga, guys, yung ating series, Heist. Yes, Heist na lang talaga. Well, ako, honestly, may taya din ako sa TNC. Pero it is what it is, guys. Speaking of taya, bawi na lang tayo sa Execration versus OB Neon. Pwede pa kayong humabol sa pnxbet.com. And don't forget... Don't? To use our promo code Lupon WXC upon registration. So, Boss Alo, may mga papasalamatan pa ba tayo? Sa mga sponsor natin, thank you. No? Alam nyo na, pnxbet.com, promo code natin, Lupon WXC. And again, i-follow nyo ako sa aking Facebook page, guys. Alo WXC. Nag-i-stream ako. And Mirpor. Yun, sana. Oo, Mirpor tayo. Nag-i-stream, guys. Sobra-sobra tayo sa Dota eh. Pero mamaya daw, habang break, pag may interview, papa-play natin yan, guys. Ha? And ayun, ikaw, Aki, baka may papromote ka. Ayan, sa aking page din, Aki WXC. So, nag-stream din ako dyan, guys, ng Dota. So, abangan nyo din yung next series natin, OB Neon versus Execration. And support pa rin itong Kuyonik page by sharing our stream. So, once again, we would like to thank all of you sa mga nakasama namin ni Boss Alo. Sana kayo ay nag-enjoy. Kahit yung mga natalo ang base dyan, okay lang yan. Bawi na lang next life, guys. So, maraming salamat po. That's it, di ba? Quick 2-0 lang for Fnatic. And abangan natin yung next series dito. Once again, this is Boss Alo and Aki, guys. Kami po ay mag-mamba out na. And thank you once again for watching. Thank you, guys. Isang mahabang win streak, kaya na.